Hi everyone, welcome or welcome back to this channel. So I am the girl who travels, and today, as you may have seen from the title, we are going to talk about how I applied for the Japanese visa or for the Japan visa and how I was able to go to Japan alone while individual tourists are still not allowed. And I am using Zoom because I am going to screen share. I'm going to show you some things, documents, and list of requirements that you'll need to prepare to apply for a Japan visa. What else? Yeah, I'm using a headset then para malinaw, so the sound will be clear. And you can hear me well. Okay, so first, it's not that I'm promoting, but I want to show you my channel. So if you're new here, I don't know if you can see it now. Yeah, if you're new here, this is my channel. I am the girl who travels. Why am I showing this? Because if you go to the playlist, okay, let's go to the playlist. You'll see all the vlogs I made in Japan here, Japan Diaries, but we're not gonna watch it. I'm just showing you. Okay, I'm gonna speak in Tagalog since this will be for Philippine passport holders. So here's when I went to Japan, June 26, and then I also made a vlog of the process, yung paano yung naging experience ko from Naiya Airport, from Philippine Airport until makarating ako ng Narita Airport. Shinare ko na rin dito magkano yung expenses ko para makarating doon sa Japan, like the tickets, the insurances. But kung hindi nyo pa siya napapanood, okay, bigyan ko na rin kayo ng summary later. And then yung pinaka-recent na ginawa ko is itong Japan travel tips if you're planning to go to Japan anytime soon. So please watch this. And okay, wait. So let's go to another playlist. Okay, so under the playlist, you can go to, medyo natabunan na siya, but I have a playlist called Travel Tips. So okay, ako yan. Payat pa ako dyan. So, anyway, andito yung mga... Oh, why? Asa na siya? Okay, so you can see in this playlist, page immigration questions. Ito yung most watched video ko. And then how I applied for a Korean visa, but this was in way back 2018. And then I also got a 5-year multiple entry Japan visa. Let's talk about that later. And then Bangkok travel tips. Okay, so probably most of your questions na nalagay ko na dito. Watch this vlog, how I got my 5-year multiple entry Japan visa. Watch this once the borders have opened. Japan borders have opened for individual tourists, kasi as of now they are not allowing multiple visa. Okay, so I'm gonna stop sharing first. So just what I've mentioned, I'm gonna speak in Tagalog para mas maintindihan. And kung tingin nyo ay magiging helpful itong vlog na to, please subscribe. Please do subscribe. I know madami sa inyo nanonood na hindi nakasubscribe kasi nakikita ko sa analytics, and I'm thankful that you're watching. But if my vlogs have been helpful, it would also be helpful, or it would mean a lot if you'll subscribe to my channel as well. Okay, so let's talk about the visa I applied. As I have mentioned as well, Japan is not allowing individual tourists yet. As of now, I think ang latest na update is puapayag na sila na walang guide yung mga group tours, but you still have to apply via a travel agency. So yung travel agency siguro yung oh, travel agency yung kuha ng visa mo, ng plane tickets mo, and yung itinerary mo, like sila lahat magpre-prepare. Although ang difference is hindi na kayo, wala na kayong guide when you go to Japan. So, bakit madaming hindi kumukuha nun? Kasi mahal. Like, mahal na pumunta ng Japan, doble pa if you process everything via agency. Latest update, yeah. Isa yun sa mga latest update. And what else? Hindi na kailangan ng RT-PCR
test bago umalis papuntang Japan if you already got two vaccines, COVID vaccine and one booster shot na under sa listahan ng required brands nila. So meron silang ganon. Okay. Anyway, the visa I got, so I could go to Japan is visit relative visa. What is visit relative visa? Actually, self-explanatory siya. If meron kang nanay, tatay, kapatid, ate, kuya, or kahit mas bata sa'yo, I think Miss Kitita or Tito, relative, pwede. Basta hindi siya lalagpas ng third degree kasi pagka outside third degree na ata, like malayong kamag-anak na or parang hindi na siya maano as hindi na siya ma-categorize as relative, it will be under visit friend, but I am not knowledgeable about visit friend visa. So today, we are going to talk about visit relative visa. Madaming misconception, I think. Madaming tao na feeling nila dinaya sila ng mga nag-visit relative visa kasi like ako, I could really go around Japan without a guide or without having to book from an agency with this kind of visa. So, hindi siya restricted actually kasi yung pinanood kong nung nag-aaral ako paano i-apply tong visang to, yung pinanood ko, ang dinahilan nila is for to, parang gusto niyong papuntahin yung kapatid niya para ipasyal sa Japan. So, that's also tourism. Kumbaga, you don't have a special reason to go to Japan. Hindi kailangan may emergency, pero it's still under their judgment kung karapat-dapat ka ba talagang makarating ng Japan or parang hindi ka ba magki-TNT, ganyan. So it's not actually cheating. I mean, hindi porket may kamag-anak ka sa Japan, it's already sure na makakuha ka ng visa. So hindi siya kasing dali ng iniisip nyo. And, okay. Anyway, let's talk more about that later. I'm gonna show you the list of requirements first. Okay, paano ba makita yung listahan ng requirements? Just go on Google and then i-type nyo yung visit relative for Japan visa requirements. So, ito yung requirements for visiting relatives. First purpose, visiting relatives residing in Japan. Ayan, if the relationship between the applicant and their relative in Japan is beyond third degree, please follow the requirements for temporary visitor visa or visiting friend. I'm not sure if allowed na to ngayon. Okay, let's go to the requirements. Of course, you have to have a Philippine passport and then visa application form. I got mine from the agency where I applied my visa. So when it comes to Japan visa, hindi ako pupunta diretso sa embassy. Yeah, hindi ako pupunta diretso sa embassy. I always apply via Relitour. So I am not an affiliate and I don't earn anything from them. But trusted ko si Relitours when it comes to Japan visa. I think, feeling ko ah, I feel like bawat agency meron silang specialization. So yeah, for Japan visa, Relitours, Mega Mall, dyan ako kumukuha. Ayan. Application form should be filled out correctly. So, kung hindi available, just put NA. Embassy may not accept application with blank item. No signature or no date in the form may deny application. That is filled out incorrectly or wrong information. Okay. So, actually, meron dito. Example ng visa application form. Dito ilalagay mo yung photo mo. Okay. Surname. And then given middle name, ayan, fill out nyo yan. Passport type, passport number, purpose of visit to Japan. So sa akin is like visit relative, ganyan. And date of arrival, port of entry into Japan. Port of entry ko ay Narita Airport. Name of ship or airline, ang akin ay Cebu Pacific. And name and addresses of hotels or persons with whom applicants intends to stay. So if you're planning na magstay sa relative mo, ilagay mo yung pangalan nila, yung address nila, and yung contact number nila dyan. Date and duration of previous stays in Japan. So nilagay ko yung akin, I stayed for 15 days back in April 2018.
So, ito ang address mo, ang trabaho mo, name and address of employer, partners, profession, occupation, kung minor yung ina-apply, guarantor or reference in Japan, or the person to be visited in Japan. So, nilagay ko ulit yung pangalan ng ate ko, address niya, and number niya. So, relationship to applicant, sister. Sa akin, sister. Anong trabaho niya? Anong nationality and immigration status niya? If she's a permanent resident or kung anong klaseng visa yung meron siya, yun yung nilagay ko. So, just to be clear, yung ate ko po ay hindi nakapangasawa ng Hapon tulad ng iba. Hindi po siya ganon. Hindi siya, I mean, it's not that it's bad, pero yung ate ko po ay nagtatrabaho sa Japan bilang healthcare worker. So, ayun. Ano pa ba? Date of birth. Okay, so dito nilagay ko na lang is same as above. Okay, ito madali na lang to kasi puro no, no, no na lang ako dito eh. Parang nakulong ka ba sa ibang bansa? Na-deport ka na ba? Kumbaga may ginawa ka bang something? Ako wala. Malinis naman ang record ko so far. So ayun, actually madali lang fill outan to. Okay, so let's go back to this. Okay, so after the visa application form, you have to get a photo. White background. Actually, pag sinabi nyo yan sa studio na for Japan visa, alam na nila yung size niyan. And then, kailangan mong isulat yung pangalan mo and birth date mo sa likod ng photo bago yan i-paste doon sa application form. So, remember, paste, hindi siya stapler. So, next requirement I prepared is birth certificate from PSA. So, dali na lang kumuha nito ngayon. Nag-request na lang ako online ng copy nung sa ate ko and sa akin. This is to approve our relationship. Although, kasal na yung ate ko. Kasal na siya, pero oo, kasal na siya, pero makikita naman na Abihar pa din yung middle name niya. So, ayun. Merong mga specific explanation if special case like late registration yung birth certificate ganyan. Okay. Sig 300 pesos ata ang kuha ko sa isa. So nasa mga 600 ata yung binayad ko. Tapos kumuha pa ulit ako ng isa bago ko umalis kasi kukunin nila to eh itong original na kukunin nila tong original copy na to. So, kumuha pa ulit ako ng isa before I left para if in case hanapin sa immigration, may maipapakita ako. Pero hindi naman siya hinanap. So, wala lang. Nasa akin lang yon. Medyo sayang yung pera, pero okay lang. Marriage certificate kung kasal ka na, yung ina-apply or yung nag-a-apply and hindi naman ako kasal, so wala ako niyang 5. Daily schedule in Japan, isa to sa mga, I think, main requirement para sa visa application. Even for tourists, like hindi visit relative, kailangan nyo to. Ilalagay nyo ng maingat yung date. Para yung date ng entry nyo. Date ng entry ko is June 26. So, arrival in Narita Airport. Arrival in Japan, tas place Narita Airport. Is parang contact number kung saan kanila pwedeng kontakin. So, nilagay ko na lang muna ay yung number ng ate ko. And then, parang the next days, kasi hindi talaga ako nagplanong lumabas. Hindi ako nagplanong umalis-alis kasi parang wala rin ako sa mood mamasyal that time. Kasi nga summer, kainitan. So, parang nilagay ko na lang is puro stay at home or parang support sister. Kasi my sister was about to give birth. Kaya, yun yung main reason why I went to Japan. So, nagay ko na lang is support sister and then stay at home. Tapos parang address nila and phone number nila para madali. Kasi, ang haba nung stay ko eh. Ilang buwan. So, kung lalagyan ko ng mga lalabas ako, pupunta ako ng ganito, ng ganyan, ganyan. Masyadong matrabaho. Pero naglagay ako ng pasingit-singit na go sightseeing or parang go shopping para kapanipaniwala naman na hindi ka lang nabulok sa bahay sa Japan.
So, ayan, kinuha ko rin tong paper na to sa agency. Meron sila niyan sa Relly Tours or kahit sa ang agency kayo mag-a-apply. Invitation letter from guarantor in Japan. Kasi nga, visit relative, so kailangan meron tayo niyan. Family registration if relative has a Japanese spouse. So, hindi naman kasal sa Hapon ng ate ko, hindi ko kailangan yan. Residence certificate of the relatives in Japan. Ayan, kumuha sila niyan. Residence certificate kailangan nakalagay lahat ng kasama nila sa bahay tulad ng ate ko kasal na siya sa Pilipino din naman. So kailangan nandun yung pangalan nila kasi under the same house sila. Copy of residence card or special permanent residence certificate of relative in Japan. Okay. So, ano-ano ba yung manggagaling sa Japan dyan? Itong invitation letter, family registration, pero hindi ko kailangan yan. Residence certificate, tsaka itong copy of residence card. So, itong mga to, kailangan galing talaga sa Japan, original. So, pinadala to sa akin ng ate ko. I think, within a week, dumating din naman siya. Galing Japan. Itong copy of residence card, hindi niya to napadala. Kasama nitong mga to, so sinend na lang niya sa akin sa email at pinaprint ko. Okay naman. Okay. Ayan, lahat yan galing sa Japan. Yun, isa yun sa mga pinakatinatanong sa vlog ko. Kailangan ba yung mga documents from Japan ay galing talaga sa Japan? Yes, kailangan. If applicant will shoulder part or all of his travel expenses, you should provide bank certificate. Yung bank certificate mo with 3 months, yung parang transaction ng 3 months, pinapakita yung labas-pasok ng pera mo, and yung ITR mo. So, ayan, huwag niyong maliitin yung mga taong pumupunta sa Japan via visit relative kasi meron namang mga taong kayang mag-provide nito. So, sariling pera nila yung ginamit nila. Or, pwede rin namang shoulder nung kamag-anak nyo sa Japan. So, kung shoulder na kamag-anak nyo sa Japan, guarantee letter, income certificate, ayan mga yan. So, ito rin, 13 and 14 ay kailangan manggaling sa Japan mismo. Kasama yan sa ipapadala nila. So, ayun lang. Size of document for application should be A4 size. Okay, be careful sa printing. A4 dapat siya. For visa application, yun lang naman. Passport, yung photo mo, visa application form, yung itinerary mo, tsaka itong mga documents na binanggit dito. Okay. So, mga extra documents na pin-prepare ko ay yung aking I have a business, Weekend Wire Travel and Tours. So, kung balak niyo mag-book, book kayo. Okay, so nag-prepare ako ng DTI registration and BIR registration ng business ko. Pero it's not a requirement. Parang kung may mapoprovide ka lang na dagdag na document na nagpapatunay na babalik ka ng Pinas na hindi ka naman mag-overstay sa Japan, it's better to provide. Mabuti ng sobra kaysa kulang. I remember when I applied for a multiple visa in 2019, naglagay pa ako ng cover letter. Reason why I deserve or I want to get a multiple visa. Nilagay ko na I run a channel, itong YouTube channel ko and a page, Facebook page ko, and I want to show people more about the culture of Japan. And then I was approved, but then, yung nga pag-usapan natin, hindi pa rin po tinatanggap multiple entry visa. So yung visa ko, it's supposed to expire in 2024. So, meron pang 2 years validity yung visa ko, pero hindi na makapaghantay. Hindi na, kasi manghanganak nga yung ate ko and I went there for moral support. So, hindi na mapupush yung panganak ng ate ko, yung schedule panganak niya. So, I had to cancel that. I canceled my multiple entry visa and applied for a single entry visa. Actually, lahat po ngayon na nag-a-apply ay single entry lang po ang binibigay. Wala pong binibigyan ng multiple entry. Yung mga ME na inisyu before, I think it's on hold. I'm not sure if it's void. I think not. Kasi madami pa rin nag-aantay na mag-go signal sila na pwede nang gamitin just like what Korea did. So, I don't know. Siguro antay lang kayo ng kaunti pa. Baka magbukas na ulit sila.
Just like what Korea did again. Kasi magkadikit lang yung bansang yun. So, ina-expect ko gagayahin lang din nila yung desisyon ng bawat isa. What else? Okay, I'm showing you this folder. The title is Japan. Andito lahat ng documents na pinipare ko before going to Japan. Shinare ko na rin to dun sa isang vlog ko. Okay, ayan, may Japan flight, final Japan tickets. Nakailang manage booking kasi ako sa Cebu Pacific. Like, nagdagdag ako ng baggage and food, and then nagdagdag ako ng... Pwede nagdag... Ah, nagbayad ako ng tax. Okay, so let's open. Okay, so ito yung ticket ko. I originally booked this way back in March, pero yung flight ko is June 26 pa. Ayun, ang ganda nga ng oras eh. Usually kasi parang red-eye flight or madaling araw yung nakukuha ko pag mura. So this is 11:05 a.m. to 4:55 p.m. And ina-expect namin na nasa 13,000 per way yung babayaran namin kasi yun na yung usual na presyo ngayon. Yun yung pinakamurang presyo these days. Hindi na ata maibabalik yung panahon noon na nakabook ako ng 3,000 round trip for international flights. So, pakita ko sa inyo kung magkano. O, ayan, pakita ko lang sa inyo magkano yung nagastos ko for the ticket. I originally booked this on March 31st. Ayan, March 31st, and ang gastos lang namin ay 5,500 for the round trip ticket. So wala pa siyang mga add-ons na food, and hindi ako kumukuha talaga ng seat na add-on kasi nakakapag-request naman ako sa check-in counter dahil mag-isa ako madalas. So next, bandang, ayan, May 18, nag-add kami ng, ano ba in-add namin? Baggage. Ayan, 1,899 for a 32-kilogram baggage. Tapos, alam niyo, yung nireklamo ng mga tao na, ano, yung, parang hindi naman sila nag-add ng meal, pero ayaw maalis ng meal. Ayun. Ayan, nagkaroon din ako ng meal. Hindi ako nag-add, pero upon checkout, meron. So, binayaran na lang. So, 1,899, tas parang almost 500 for the meals, which was worth it kasi ang sarap at gutom din naman ako sa eroplano. And then, June 26 yung flight ko. June 11, nagbayad na ako nung travel tax ay, eto siya, 1,620 lang siya pero merong admin fee na 100 pesos. So, naging 1,720. So, this is one of my tips kung wala pa kayong perang pang isang bagsakan. Pwedeng mag-book muna kayo ng ticket and then saka kayo magdagdag ng mga... Tignan nyo, merong parang 1.5 month na pagitan and then 1 month pagitan. So, hindi siya ganun kabigat na isang malaking pera agad. Siguro, total din to ng mga 9,000 pesos. Pero hindi na masama kaysa dun sa ina-expect namin. Actually, pag nag-book ka ngayon, wala ka na makikitang 5,000 pesos na round trip ticket pa Japan. So, parang sobrang God willing din tong trip na to. Parang tinadhana talagang pumunta ako kasi hindi namin in-expect na makakita kami ng ganyan ticket. So, that's why I'm sharing. But anyway, let's go back to the folder. Anyway, I just had to cover the details. So next I prepared is vax cert PH. This is so important. Ano ba? Surprisingly, ang bilis niya na process kasi yung first and second dose ko sobrang tagal bago lumabas tong vax cert. Pero after kung magpa-booster, siguro within 2 days, lumabas na tong na-update na agad yung vax cert ko. So, ayan, pinaprint ko siya. Dapat nakalagay yung full name mo, passport number mo, birthday mo, issuer, and issuance date and time. Okay, let's go to the details of the vaccine. So, you have to have 2 COVID vaccines and at least 1 booster shot. Ang nire-require nilang brand is either Pfizer or Moderna. So, nakikita nyo, may 21 na ako nagpa booster. Wala akong balak magka-booster kung hindi siya required pa Japan. So, ayan, May 21 a month before my flight, saka ako nagpa-booster. So, itong AstraZeneca, pasado naman sa listahan ng brands na required nila kasi that time, ang alam ko, if hindi pasok sa required brands nila, kailangan mo mag-quarantine either sa hotel or pwedeng home quarantine for 3 or 7 days. But in my case, dahil meron ako nito, kompleto ako nito,
hindi ko kailangang mag-quarantine for a day. So, pagdating ko, pwede na ako mamasyal or lumabas. Go to the travel insurance. Okay, so I got my travel insurance from Pacific Cross. Again, disclaimer, I'm not in any way an affiliate and I don't earn anything from them. Pero isa to sa mga pinakamadaming tinatanong sa akin, saan ako kumuha ng insurance. And I paid for 3,066 pesos kasi matagal yung stay ko sa Japan. But if you're staying for not too long, I think merong 1,000 or 2,000 pesos lang. What's important to be covered is yung COVID kasi yun yung hinahanap. Actually, hindi to requirement sa Japan, but it is required by the immigration. I think it was checked sa immigration. So I was saying na kahit hindi siya required pa Japan, kaysa ma-off kabahan ka pa na baka i-offload ka or questioning ka pa ng madami sa immigration, I think it's better to just prepare kung ano yung mga hahanapin nila. So ayan, area covered is travel except America, Canada, and Hong Kong. And then, yan yung days. And Manila, Japan, Manila. Nakalagay din dyan, I think, yung passport number ko. And I am leaving the name and contact number of the agent. Actually, madali siyang kausap. Para lang siya nagtitinda. Walang hassle. So, parang kailangan mo lang sabihin sa kanya yung gaano katagal. And medyo, ano pa ako noon, kasi parang binabalak namin is paagahin yung punta ko since pwede naman akong pumunta as early as March 31st, as early as I got my visa. Pwede na akong pumunta, pero wala kaming nahanap na mas murang ticket. So, sinunod pa rin namin tong June 25 and nag-iisip pa rin kung mag-e-extend. So, ayun. Natanong-tanong ko siya sa lahat. Madaling kausap si Sir Mark and ito yung contact number niya. Pwede niyong screenshot. Ayun, wala akong kita sa kanila pero sana makakuha ako ng discount if ever madaming mag-book sa inyo or kumuha ng insurance sa inyo. Okay, so ito, pakita ko sa inyo yung coverage nung insurance. Ito kasi yung pinaka-importante doon. Including COVID-19 patient care. Alam mo yon, parang actually okay nang gumastos ng 3,000 pesos at least ka na anong mangyari sa iyo abroad, merong insurance. So, ayun, isa to sa mga top requirement. What else? So, we've already covered about the visa requirements, gaano katagal? Yeah, pagka-submit ko sa agency after 3 days, nag-message sa akin sa agency na may require na additional document which was the residence copy, I think. Residence card copy of my sister na hindi niya naisama papunta dito sa Pilipinas. So, sinend na lang niya via email and then sinubmit ko yon. Then, after submitting that, siguro after 2 days, nag-message na ready to claim na but I was in Boracay that time for a week. So, medyo matagal bago ko nakuha yung visa. But mabilis lang, siguro 1 week. Already covered ano yung mga kailangan mo i-prepare after ma-approve yung visa mo. So you have to have your, of course, your plane tickets, your insurance, your vax cert, ano pa ba? SOS app. So the SOS app is very important. So, pero please keep on watch or parang watch for updates. Baka may mga susunod na ilalabas regarding SOS app and other requirements. So, anyway, ayun. At I think I have covered everything. Madami nagtatanong if nagbuka ko via agency, ang ginamit ko lang na agency. Ginamit ko lang ang agency for visa application. That's it. Everything was done DIY dahil may agency nga po ako eh. I have a travel agency and sanay po akong maglakad nitong mga to. So, ayun. I think nasabi ko na lahat. So, if this has been helpful, please make sure to like and subscribe to my video or to my channel. And if meron pa kayong questions and if you need more help, I'm actually offering my service. Pero hindi, actually, nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. So, anyway, that's it and I'll see you in the next vlog. Bye!